Ave Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa araw na ito, sa kauna-unahang pagkakataon, atin pong ipagdiriwang ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Mga Grasya or Madonna de la Grazie. Sino po siya? Siya ang mahal na birheng napakalapit sa puso ni Santo Padre Pio. Siya ang mahal na birheng tinatakbuhan ni Padre Pio sa tuwing siya ay magdadasal din sa ating Panginoon. At bilang mga anak ni Santo Padre Pio, tayong lahat ay lumalapit din sa kanyang Madonna upang hilingin na tayo rin ay magkamit ng biyaya at ng maraming biyaya, lalo na yung ating mga hinihiling sa kanyang pamamagitan at sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Kaya nga, sa banal na misang ito, tayo pong lahat ay mananalangin through her intercession in intercession of Saint Padre Pio para sa lahat ng mga may sakit, para sa lahat ng mga deboto ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga nagpetensyon ngayong umagang ito at sa lahat ng humihingi sa atin ng ating panalangin. Special prayer intention po for Archbishop Emeritus of Lipa, Archbishop Ramon Arguelles. At sa lahat po ng mga lingkod na pari at obispo ng simbahan, silang lahat ay ating ipinapanalangin. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid. Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ipagkalobong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban.
Pakundangan sa pagdalangin na laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhati ang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos. Kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apollos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo. At mula sa mga kasulatan, ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Muna sa Ama si Kristo at naparito sa mundo ng salang itanim tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At
at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo, at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon'y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ngayon pong umagang ito, we are formally commencing. Actually, nagsimula na po nung unang araw ng pagnonobena sa Mahal na Gracia, Mahal na Birhen ng mga biyaya, ang ating pag-i-introduce sa pambansang dambana ng debosyon sa Mahal na Birhen na napakalapit sa puso ni Santo Padre Pio. Siya po yung nakikita ninyo dyan sa inyong unahan. Yan pong Mahal na Birhen na yan. We tried to duplicate yung Mahal na Birhen in our context, in our Filipino context, na napakalapit kay Santo Padre Pio na nagmula doon sa San Giovanni Rotondo. Kaya po ngayon ay ating ini-introduce ang debosyon na ito sa pangunguna ni Father Ian, sa pangunguna ng ating kasama, ng ating mga PPC, kasama din ng mga madre, upang katulad ni Padre Pio, tayo'y mapalapit sa Kanya. And through them, mapalapit tayo sa ating Panginoong Jesus. Bakit po mahalaga yan? Sapagkat kung tutunghaya natin ang paanyaya ng mabuting balita, ang paglapit sa Diyos, ang paglapit sa ating Panginoong Jesus is established through relationship. At ang pakikipag-ugnayan ay nagsisimula sa pagkakilala sa kung sino man ang gusto nating makaugnayan ng malalim. And the best way to establish a relationship with the Blessed Virgin is to not only know her, but have devotion to her. Kaya po, yan ay ating ini-introduce. Bilang pagtulad din sa ating sinusundan, of course, alam natin na tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Pero bilang mga deboto ni Santo Padre Pio na laging humihingi sa kanyang intercession, yung mahal niya, dapat ay mahal din natin. Kaya ating binibigang pansin ang maka-establish tayo ng relationship sa Mahal na Birhen ng mga biyaya. Madonna di la Grazie po sa wikang Banyaga ang tawag sa kanya. At kasama niya, atin din pong ini-introduce ang debosyon
sa San Miguel Arcangel, bakit po mahalaga ang devotion din sa San Miguel Arcangel at sa Anghel de la Guardia? Ano ang sabi ni Santo Padre Pio? Bago kayo lumapit sa akin, bago kayo humingi sa akin ng pagpapagaling, kayo muna ay lumapit sa San Miguel Arcangel at doon ay humingi ng kanyang basbas. Kaya po yung mga pilgrims na pumupunta doon sa San Giovanni, bago pumunta doon, pumupunta muna sa Gargano, kung saan nandun yung shrine of Saint Michael the Archangel, at nagdadasal at nananalangin doon, saka pupunta kay Santo Padre Pio sa San Giovanni. At yan ay ating ini-introduce dito sa National Shrine bilang mga tagasunod ni Santo Padre Pio. Hindi man natin matulad yung cave ni San Miguel Arcangel doon sa Gargano, kung saan pinaniniwala ang nagpakita ang San Miguel Arcangel doon sa kuweba na yon, dito po sa Santo Padre Pio. Bago kayo pumasok dito sa main entrance, makikita ninyo sa inyong kaliwa, pagpasok ninyo sa main entrance, ang malaking estatwa ni San Miguel Arcangel na nakakabit doon sa ibabaw ng arko. Kung hindi nyo napapansin, bilang paalaala sa atin na pagpasok nito natin dito sa pambansang Dambana, humihingi tayo ng kanyang basbas upang mailapit tayo kay Santo Padre Pio, upang mailapit tayo sa Panginoong Jesus, upang magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan nila. Kasama sa ang mahal na birhen, ang mahal na birhen ng mga biyaya. Yan po ang dahilan kung bakit ating ini-introduce ang mga debosyon na ito. At naniniwala tayo na tayo'y mas higit na mapapalapit sa Diyos sa kanilang pamamagitan. San Miguel Arcangel, Santo Padre Pio, at mahal na birhen ng mga biyaya. Pag malapit kay San Miguel Arcangel, pag malapit sa mahal na birhen ng mga biyaya, madali tayong mapapalapit kay Santo Padre Pio. At sa kapistahan ng mahal na birhen ng mga biyaya, ating sinisimulan ang pagpapalalim ng pakikipag-ugnayan sa kanya, sapagkat kapag ka mayroon tayong pakikipag-ugnayan sa kanila, mas mabilis sa ating paniniwala ang pagpapalalim ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Sa ating mabuting balita, mahalaga at itinuturo sa atin ng ating Panginoon ang pananalangin. Pero ang pananalangin natin ay hindi lamang dapat mapako doon sa paghingi sa Diyos. Kaya tayo tinuturuan ng ating Panginoon na manalangin ay hindi lamang sapagkat kailangan nating humingi ng biyaya araw-araw. Hindi lamang dahil mahalaga ang pasasalamat sa biyayang ating tinatanggap sa araw-araw. Sapagkat kaya itinuturo sa atin ng manalangin ay upang tayo'y magkaroon ng malalim na relationship sa Panginoon. And through the intercession of Our Lady, and through the intercession of Saint Padre Pio and Saint Michael the Archangel, yan ang hinihingi nating biyaya, na mapalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ang pakikipag-ugnayan na yan ay pakikipag-ugnayan ng pag-ibig o pagmamahal.
sa kanilang pamamagitan, hinihingi natin ngayong umagang ito. Lalo na, through the intercession of the Blessed Virgin, na nagpapakilala sa atin ngayon bilang Madonna di la Grazie, na lumalim ang ating relationship sa Panginoon. Matuto tayo sana sa biyaya ng Diyos na mahalin siya upang ang ating pananalangin ay hindi lang pananalangin ng paghingi, hindi lang pananalangin ng pasasalamat, kundi panalangin ng pagmamahal. Ano ang pangako ng ating Panginoon? Ang sinuman na lumapit sa Kanya at manalangin sa Kanya nang may ganitong malalim na pakikipag-ugnayan ay magkakamit ng biyayang hinihingi sa Kanya. Sa makatwid ang susi pala, sa ganitong relationship ay pag-ibig. Kapag ka meron tayong pag-ibig sa Diyos at na-establish natin yung relationship na ganyan, yung ating ginagawang paghingi, yung ating ginagawang request para sa Kanya, ay hindi lamang nagbabago, hindi lamang lumalalim, kundi nagbibigay sa atin ng panibagong pagtingin sa kahulugan ng pananalangin. As such that prayer is no longer a simple petition or request, but a relationship in love. Ngayong umagang ito, mga kapatid, sa kapistahan ng mahal na birhen ng mga biyaya, hingin natin sa Diyos, sa pamamagitan din ni Santo Padre Pio at ni San Miguel Arcangel, na tayo ay mapalalim ang relasyon sa Diyos ng may pagmamahal. Upang ang pagmamahal na ito ay saging maging batayan ng ating pakikipag-ugnayan sa ating sarili, sa ating kapwa, at lalo't higit sa ating Panginoon na siyang nag-aanyaya sa atin upang tayong lahat ay magmahalan bilang tanda ng pagiging tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesus. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa busto. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon ang mahal na Birheng Ginugunita. Kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo.
Ikaw ang gumawa ng talang-dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Lumuhod manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan na iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyoy natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng mga Grasya, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
gubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Present underneath.
Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Jesus up before you, since it all be for you, brings in magstayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin
Sa Kanya ay may pagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kailangan na po nating ipagawa ang ating bubong ng extension. Sa mga may magagandang loob na nagnanais makibahagi sa paggawaing ito, kayo ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana kung saan maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law of the CBCP bilang National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Kleigo, clean as sugo sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din na dito sa loob ng pambansang Dambana tayo ay mayroong malalaking free parking. Kailangan niyong makapasok sa ating main arc entrance para makita ang ating mga free parking nang sa gayon ay makatulong sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Ika-apat, bahagi pa rin ang ating mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, tayo'y magsasagawa ng mga sumusunod. Ngayong araw na ito, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, meron tayong free legal consultations. Ito'y gaganapin sa ating Divine Mercy Sanctuary. At gayon din ang ating Operation Pagbibinata, libreng laser tuli, para lamang sa unang 100 mga magpapalistang kabataan, sa May 24, sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ika-isa ng hapon, doon din sa Divine Mercy Sanctuary. Yun namang ating mga adult baptism ay magkakaroon na ng kanilang seminar sa araw na ito at isasagawa ang kanilang baptism sa May 22. At ika-anim, para naman sa pagdiriwang natin ng kaarawan ni Padre Pio sa May 25, tayo may isinasagawang Caraffle Program. Ito po ay tulong natin sa mga scholars si Padre Pio. At sa halagang 500 pesos na ticket, kayo magkakaroon ng pagkakataong manalo at na makakatulong pa tayo sa pagpapaaral ng ating 23 mga scholars. Panoorin po natin ito. Pili na ng ticket na hindi pa nakapagsosoli ng ating mga stab at ng mga bayad, ito po'y hanggang ngayong araw na lamang. Samantalang ang mga ticket ay available pa rin sa paligid ng simbahan pagkatapos ng misa. Pagkatapos po mamaya ng misa, kayo'y maaaring mag-alay ng mga bulaklak na rosas. May mga available po sa likuran. Sabi ni Padre Pio, kulay puti para sa pagpapasalamat at kulay pula para sa kahilingan. Ito'y maaari nating ialay mamaya sa harap ng kanyang estatwa
o sa harap ng larawan ng mahal na birhen ng mga biyayang ipinagpepiesta natin ngayon. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 9 ng umaga, ito po ay healing mass at healing liturgy na may pagbabasbas ng banal na tubig. Meron ding pag-aalay ng mga bulaklak pagkatapos ng healing mass mamaya. Inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Nagpapasalamat po tayo sa nanguna sa ating paghahanda at pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya, ang ministry ng Popular Devotion, ang ministry ni na Sister Ina, marami pong salamat, at ang ministry ng liturgy sa panguna ni Father Ian at sa inyong mga kasamahan. Salamat din po sa mga sumama sa pagdiriwang ng kapistahang ito, mga nagprosesyon kaninang umaga, sa ating lector, acolytes, sa ating commentators, at sa inyong lahat na naging bahagi ng pagdiriwang na ito. Bumabati po tayo ng maligayang kaarawan sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, lalo na po si Brother Aldrin, ganon din po si Pio Francesco, aming inaanak, na magdiriwang ng kanyang pitong kaarawan. Pio Francesco Manalo, na magdiriwang ng kanyang ikapitong kaarawan, na nagdiriwang ng kanyang pitong kaarawan o pitong gulang, 7 years old ngayong araw na ito. Ganon din po, ang Osteria po ay bahagi ng requirement ng pagiging National Shrine. Gusto kong ipaliwanag yun. Isa po sa norms na inilagay doon ay kailangan ang mga deboto na nanggaling pa sa mga malalayong lugar at mga pilgrims ay may lugar na titigilan kung saan sila ay pwedeng kumain. Ano ho? Kaya ating inilagay ang Osteria na yan bilang pagtupad doon sa mandato na yon. Bahagi ng obligasyon ng Pambansang Dambana sa mga devotees na pumupunta rito, na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang pagbibigay ng isang maayos na lugar para kayo ay makapagsalo-salo. At kung wala naman kayong dalang baon, meron ding mga stalls, kaunting-kaunting stalls bilang bahagi ng pagtupad sa requirement na yan ng pagiging National Shrine. Sa 2025 po, bibisitahin muli tayo ng CBCP in charge of yung sa mga national shrines, at diyan titingnan kung tayo ay patuloy pang nakakatupad diyan sa kanilang mga criteria na yan para ipagpatuloy yung pagbibigay sa atin ng title na national shrine. Kaya atin pong ini-improve yung lahat ng mga pwede pa nating improve, lalo na yung mga facilities natin dito sa Pambansang Bandambana bilang pagsunod sa mandatong yan ng CBCP. Marami pong salamat. Tayo pong lahat ay magsitayo. At ipong isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na yung kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kariyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ay panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pare na po nating ialay ang ating mga bulaklak kay Padre Pio at sa mahal na ina ng mga grasya. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Magandang umaga po sa ating lahat.